Ayan, so isang magandang ng araw po sa inyong lahat. Ano, minsan pa, Kuya Berto, nagbabalik. Ito, update na naman ho natin ito. Ito yung pagpapasa ho natin ng ating mga claims. Okay, so ito kasi ngayon ang inaasahan ngayon. Hopefully, mga kaibigan, ano, mga mahal ko sa mga mahal kong kapwa OFW na apektado nito at ang kanyang pamilya, sampun ng kanyang pamilya, hopefully is ngayong taon na to is makuha na po natin. Okay? So ano ba to? Ito, panoorin muna natin. Ito ho yung Saudi claims ho ng mga proseso ng Saudi claims sa pagkuha ng listahan ng mga apektadong empleyado na meron pang mga kukunin dapat sa Saudi. Okay, so panoorin muna natin to. Mga hindi pa nababayarang sahod ng nasa 10,000 dating overseas workers sa Saudi Arabia. Ito ay sa Frontline Tonight, TV5 ba to? O TV5. Ito ang kanila, ang pamagatong ng kanilang ang ano nito is di nabayarang sahod ng mga OFW sa Saudi Arabia posibleng maibigay ngayong taon. Ayan. Nawala ng trabaho noong 2015 at 2016. May ilang paalala naman. Okay, so kung napansin niyo nawala ng trabaho noong 2015-2016, kung halimbawa ikaw ay nawala ng trabaho onwards, ano? Okay? So pwede ka pa rin mag-file dito, okay? So, halimbawa, nagsimula kasi magka-problema yung company nyo ng sabihin nating 2014, 15, 16. Basta may claims ka pa, pwede ka mag-file dito, okay? Ayan. Ang Department of Migrant Workers sa mga... Kasi ang nakalagay kasi nila dito, 2015, 2016. Okay, itong link naman na ito, subukang ilagay dito sa description na para mapanood nyo to. Marami naman, makikita nyo yung mga ganito. Ito ang kanilang Frontline Tonight. Ngayon, 2023 na, posibleng makuha ang mga di pa nababayarang sahod ng nasa 10,000. Ako nila ito, hindi nila ito 10,000, ano? Saudi Arabia na nawalan trabaho noong 2015 at 2016, okay? So, again, yung hindi kasama dito, pwede ho kayo mag-file. Okay, pwede kayo mag-file. Well, ho, problema yon. Basta may claim ho kayo para may i-verify naman po nila yon. Ang hindi lang pwede dito mag-file is yung wala talaga. So, wag niyo nang gagawin yung kung wala kayong claim talaga. Claimants para hindi mabiktima ng mga manluloko. Nasa frontline balitang yan, si Mona Robles. Ito na yung pinaka-news. So, panoorin natin. Pasensya na ha kung kailangan ko siyang i-pause from time to time kasi baka maano tayo, ma-copyright, mawala yung pinapanood natin. Mawala yung kanyang audio. 8 taong namasukan si Alexis bilang data encoder sa Saudi Arabia mula taong 2008. Pero noong 2016, nagsara ang pinapasukang construction company ni Alexis. Itong si Alexis yata ay, I think, Saudi ogre to. Kasama siya sa mahigit 10,000 OFW na narepatriate sa bansa matapos biglang mawala ng trabaho. Alam niyo yun, mga kaibigan, dahan-dahan akong naluluha, no? Na ano yung balahibo ko na ano kapag nakikita ko to. Mga kaibigan, kasama ho ako diyan sa mga distressed OFW, ano. 2018 ako umuwi. Lahat ho ng mga kababayan natin ang doon pa ho sa Diyos ko po. Nalulungkot ako ngayon. 10 years ako ng trabaho doon. Nalulungkot ako sa sinapit ng mga kababayan natin yon. It's not really easy yung kalagayan ng mga kababayan natin doon tapos nang kaganito sila. Mula noon hanggang ngayon, ipinaglalaban na ito ni na Alexis lalo't wala silang nakuhang sahod maging end of service benefits mula sa nabangkaroteng kumpanya. Mahalaga yan sir sa akin kasi halos dito po siguro makukuha yung magagamit ko sa aking pamilya. Karapatan po namin yan na inagaw ng aming kumpanya. We thought na wala ng pag-asa. But we thought na wala ng pag-asa kasi 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, about ilan na? 8 years na pinagdalaban. Pero kanina, nabuhayan ng pag-asa si Alexis. Inanunsyo kasi ng Department of Migrant Workers na ngayong taon na inaasahang may bibigay ang danyos para sa nasa mahigit 10,000 OFW na nawalan nga ng trabaho sa Saudi Arabia noong 2015 at 2016. Lord, sana. Hindi lang sana yung mga 2016, 2015 na mga ano, na mga nawala ng trabaho. I hope and I pray na yung even the previous years kasi meron pa and even 2017, 18 this person na
alam mo yun, yung nagki-claim pa rin, sana makasama. No, even the, hanggang sa pinakamalapit na taon, ano, kasi ang sakit noon, alam niyo yun, yung pinatrabaho mo doon, buhay mo kasi ang yung binigay kasi doon eh. Kasi siya na nagiging emotional ako. 10 years po ako sa Saudi Arabia. And yun ang nangyari sa amin. Tin, iba pa ito sa patuloy na ipinapamahagi ng ahensya na 10,000 pisong ayuda para sa mga naturang distressed OFWs. Wala pang nakukuha dyan. Kaya ko naman nasabi niya within the year, kasi nararamdaman namin na gusto na rin nila matapos itong issue na ito. Actually, yung initiative na hingan kami ng listahan ng claimants, it came from them. Ayan. So, nanghihingi, ito daw ang ayon dito, ang Saudi na mismo yung nanghihingi ng claimants list. Okay? So, kaya magpasa na kayo. Kung kayo ho talaga ay kasama doon sa mga may claims, kahit hindi lang 2016, 2015, magpasa na ho kayo. Ayon sa ahensya, hindi na ro kailangang hintayin ang resulta ng bankruptcy proceeding sa korte o maghabol na anumang assets ng mga nagsarang kumpanya. Okay. Ito yung nangyari sa kumpanya namin ngayon, okay? So, ang bankruptcy proceedings, ang mangyayari kasi niyan, kasi maraming company ngayon, yung mga, halimbawa, naapektuhan nito, naka-frozen po yung mga assets. Okay? So, ang gagawin ngayon, usually, ang ginagawa nun, ibibid yung mga, halimbawa, mga lupa, mga building, mga equipments, heavy equipments. Ang gagawin kasi yun, ibibid yun, ibibenta ng government. Sino man makabili nun, ang proceeds nun, yun ang pamimigay sa mga empleyado. So, ang sabi dito, hindi na kailangang hintayin yun. Yung lahat ng mga proseso ngayon, yung pag-frozen, hindi na kailangan hintayin yun. Matatanda ang Nobyembre nitong napanood ko sa ibang palabas, ang gagawin kasi, hindi na kailangan hintayin yun kasi ang magbabayad na Saudi government. Nakaraang taon, nang mangako si Saudi Arabia Crown Prince Mohammed bin Salman kay Pangulong Bongbong Marcos na maglalaan ng Saudi ng 2 milyong riyal para sa danyos. Katumbas yan ng mayigit 30 bilyong piso. Ngayon, kumpletong listahan na lamang ng mga lehitimong claimants ang kailangan ng gobyerno ng Saudi Arabia. Dahil dito, hinihikayat ng ahensya mga claimant na mag-email sa saudiclaims@dmw.gov.ph. Kinakailangan lamang... Okay, so take note nyo to. Ilalagay ko rin to sa ano. Itong format na to, tinype ko na siya. Ilalagay ko rin siya dito sa description para copy-paste nyo lang siya para less yung ating pagkakamali. Isaad ang pangalan, trabaho, pinapasukang kumpanya. Ilang taong nagtrabaho roon, ikama number, lumang passport number, halaga ng sweldo, hinahabol na claims at contact number ng claimant. Sa May 1, ang deadline na pwede magpadala ng email sa ahensya. Take note ha, May 1. So ngayon ay, as of the date of this video is April 16. So meron na lamang tayong about 2 weeks to have, to file ng ganito. Email kayo sa amin. Tulungan nyo kami para matulungan namin kayo. Ang bola ay nasa Pilipinas na. Nasa kamay na ng claimant. I hope talaga. Kami, maghihintay kami ng email ninyo. Kasama rin dito, pati ang mga naulila ng mga nasawi ng apektadong OFW at yung mga dumiretso ng Pinoy sa Saudi Arabia para kumuha ng claim. Okay, so lahat ito ha, lahat. Halimbawa, ano ba yung sabi naulila? Halimbawa, sa company namin, maraming mga namatay na ng mga empleyado. So, hindi na nila nakuha, hindi na nila pakinabangan, namatay talaga sila, namatay sa lungkot, namatay sa sakripisyo. Kung kayo ang asawa, kayo yung anak, kayo yung recipient, kayo yung beneficiary, mag-email din kayo, gawin nyo rin to. Okay? Mamaya, i-guide ko kayo. Makakatanggap daw ng tawag ang mga claimant na magpapasa ng email mula sa DMW para kumpirmahin ang natanggap na impormasyon. Paalala ng ahensya, kahit yung mga nagsumite na noon ng pangalan sa DMW ay kinakailangan uling mag-send ng email. Basta claimant kayo, big sabihin, hindi kayo nasahuran, hindi nabigay yung end of service benefits ni... Yan yung sinasabi ko. Lahat. Mag-send na kayo, lahat. Regardless sa year. Inyo, dahil nga nagsara yung kumpanya, di nyo alam paano habulin, mag-email lang. Sa May 24, nakatakdang bumiyahe sa Secretary Ople sa Saudi Arabia para plansyahin ang iba pang detalye ng proseso sa danyos. Nagpaalala rin ng DF... Antabayan na natin to. No? Naluluha ako na sa lungkot at same time sa excitement, mga kaibigan. No? So, hindi lang to 10,000. 10,000 lang to yung nakita natin na pinag-aralan nila ngayon. Pero more than that. No? More than that.
More than 10,000 OFW po yung may mga claims. OFW sa mga claimant na tanging pag-email lamang ang dapat gawin sa ngayon. At kung may kakausapin man, dapat ay lehitimong tauhan ng ahensya. Nagbabalita mula sa... Okay, so discuss muna natin yung dapat lehitimong tauhan ng ahensya. Okay, nangyari kasi yan sa akin dati, ano? Pumunta ako sa Region 4, OWA Region 4. After ko mag-file doon, siguro 2 weeks, 3 weeks, may tumatawag sa akin, ano? Ang gagawin daw is magbayad ako ng some amount ng ganito at try nilang iproseso yung document. Kasi sabi ko, ba't ako magbabayad, ano? Nag-file ako nung dapat yung scholarship, tapos yung mga ganun, ano? Daming tanong, akala ko naman talaga legit. So, ayun, so nahuli ko rin na ito'y isang uri ng mga pang-scam. Anyway, hindi rin naman siya nagtagumpay. Okay? Frontline. Kaya mag-ingat kayo, lalo na yung mga walang ano, yung mga beneficiary na lamang, mag-ingat ho kayo. Okay, so pupunta na tayo sa pagpa-file. Ito ho, ang sending po natin ay sa saudiclaims@dmw.gov.ph. saudiclaims@dmw.gov.ph. Wala namang binigay kasi sila na specific doon na ano, specific na title. Titlean mo na lang Saudi Claims tapos pangalan nyo. Okay? So halimbawa ako, Saudi Claims Albert, ang family name, kumpletuhin mo na. Tapos Dear DMW, Department of Migrant Workers. Ako po si complete name, okay? First name, middle initial at saka yung family name. Kung mas maganda, pati yung middle name nyo, ikumpletuhin niya. Okay? Para mas mabilis yung checking doon sa ating pong mga passports, sa ating mga documents. Nagtrabaho ako sa Saudi bilang yung iyo pong naging position doon sa Saudi. Okay? So, ilagay nyo dito. Position. Especially yung last na position. Kasi meron kasi mga nag-change ng position doon. So, na-hire ka ng ganito, tapos nagkaroon ka ng training, tapos na-hire ka naman, nag-change position, naging ganito ka. Ilagay mo rin doon. Noong hanggang, ang ilalagay lang ho dito taon, noong 2013 hanggang 2016, 2018, ganun lang ho. Okay? So, make sure na tama ho dito ang ilalagay ho natin. Ang pangalan ng company ko ay complete name ng pangalan ng company. So, saan yung makukuha? Doon sa contract, doon sa certificate of employment. Ayun, so marami naman kayong sources ng ganyan. Ang aking ikama number ay, so of course, isang ikama number lang naman yan. From the moment ano trabaho ka doon, onwards. Ang lumang passport number ko ay, okay dito, so marami kong mga kaibigan nagkaroon ng confusion. Ano ba ang nilalagay kong lumang passport? Ano bang passport number? Kasi nga ba, nagtrabaho kasi 10 years. So, di ba dati ang passport lang, I think 5 years lang. So, naabutan hanggang, ang nagamit nila lahat is about 3 passport. So, ganito na lang gawin nyo, ano, yung pinakaluma, ilagay nyo dyan, tapos anong year issued dyan. Limbawa, XX774312-A, year 2013, parang ganon. Ilagay mo na lang dyan yung mga luma mo. Ilagay mo rin, ako ang ginawa ko dito, nilagay ko na pati yung pinaka-latest. Kasi yung latest na bagong na passport na yun, is yun ay naka-attach, naka-link doon sa company. So, lahat ng aking passport, kasi inabutan ako na 3 passport eh, naka-attach yun, ang details no, naka-attach or naka-link doon sa aking company, nilagay ko na rin lahat, okay? Ang sweldo ko noon ay, ang sweldo mo nung ikaw ay last na nagtatrabaho. Yung bago ka mawala ng trabaho, bago magsarado, yung last, okay? Kasi isa yun sa mga binabasehan sa mga computation na yung last, no, di ba nag-i-increase tayo? Nag-start ka ng ganito, tapos mag-i-increase ka, yung last na sahod yun ang ilagay mo. Ang aking hinahabol na claims ay kung alam mo, ilagay mo dyan. Kung wala is pwede ka mag-estimate dyan. Sana yung rough estimation, yung medyo malapit na estimation, pero meron naman binibigay. Limbawa sa amin, meron ibinigay sa amin ng mga possible claims namin. Ano? So, pwede mong ilagay dyan. Okay? Kung wala, kung di mo alam kung magkano ang claims ay inaano mo, so mag-try ka mag-compute. In Saudi Riyals na lang ilagay mo kasi nagbabago-bago yung ating, kasi Saudi Riyals naman yung sahod natin, di ba? So nagbabago-bago kasi yung details, nagbabago-bago yung exchange rate, so Saudi Riyals mo na lang sila nang bahala mag-convert. Okay? Para sa karagdagang info, maaari nyo akong tawagan sa number na to. Please write your active mobile number. At as much as possible, ha, ilagay nyo yung nakarehistro na sa ating pong yung registration, SIM Registration Act is yung nakapag-comply na kayo doon. Ilagay nyo yung nakarehistro na para, kasi magde-deadline na yun eh. Para kung sakasakali magka-problema, ano, hindi ka magka-problema, makakontakt ka pa rin. Okay. Ako ang nilagay ko dalawang nilagay kong contact number dito.
Ang aking address ay kompletuhin mo. Okay? Complete address. Block, lot, street kung mayroon, subdivision, phase kung mayroon. Right? Tapos maraming salamat po. Okay? Tapos, itong gawin nyo. Itong gawin nyo ano. Kung ano man pwede yung i-attach dito, para sa verification nila, matulungan sila sa verification, i-attach nyo na. Limbawa ko, itong ginawa ko, yung aking wakala, yung aking mga passport, lahat ng passport, nilagay ko na ito, pati yung certification, yung aking certificate, salary ng salary number ko sa aking company, pati yung aking ikama number, lahat ng pwede mong ipasa sa kanila, ipasa mo na. Okay? So, i-send mo na sa kanila, i-attach mo na yung dapat mong i-attach na may kinalaman doon sa iyong employment sa company na yon. Right? Ay para, pag nag-checking sila, maliban dun sa kanilang gagawing checking, is meron silang pagbabasihan na possible na mga reference number. Limbawa, itong wakala namin, may reference number yan. Pwede mabuli siya ma-check doon sa government ng Saudi Arabia o mayroon bang existing na ganitong reference number ng wakala under the name ni Albert Campuzano. Like that, di ba? Okay? So yun, I think I am done na sa ating pong teaching. Salamat na no. I hope this Diyos po, ang dami ng pumanaw, pamilya, mga anak, ang daming nasira ng mga pangarap, ang daming hindi nakapagtapos sa pag-aaral, ang daming naghirap dahil po sa simpleng problemang to na rightfully dapat makukuha natin. Ay, let's pray na this year makuha na po natin ito. Okay, thank you so much guys for your patience na panoorin to. Medyo mahaba-haba but I think it's worth of your time. Ano? Makukuha naman natin to. I hope na ngayon na. The soonest possible nang mapakinabangan naman natin yung ating mga pinaghirapan. Thank you so much guys. Let's pray together. Let's help each other. Yung mga kaibigan nyo, kakilala nyo na baka hindi pa nakapag-fill up nito, please share this to them, no? Para meron din sila maging guide. Okay? Thank you so much and God bless everyone. Keep safe.